Hi everyone! Welcome back to my channel. So in this video, pag-usapan natin ang mga stages of life, no? So, mga stages ng ating buhay. So ano-ano nga ba yung mga stages na nagaganap sa ating buhay or saan na ba tayo papunta, no? Anong edad na ba natin ngayon? So saan na nga ba tayo? So ayan yung pag-usapan natin for today's video, no? Mga stages of life. So ayan. So the first stage na pag-usapan natin is tayo nung tayo ay bata pa. Ayan. So nung tayo ay bata pa, tayo ay palaro-laro lang tayo, no? At the age of 0 to 20. So ayan. So palaro-laro lang tayo, nag-aaral tayo, lahat ng mga demand natin nasa parents natin, no? So wala pa tayong malaking responsibilidad. So ayan. So ika nga sabi nila is masarap maging bata kasi nga kapag bata ka pa lang, halimbawa, nasa grade 1 to, ano, no, syempre, wala ka pang problema niyan, palaro-laro ka pa lang. So, lahat ng problema is nasa parents mo. So, ayan. So, hindi natin namamalaya, no, hindi natin napapansin na habang tayo ay tumatanda, no, so, lumalaki yung ating responsibilidad sa buhay. So, ayan. So, sa age of 0 to 20, ayan yung age na yun nga, naglalaro pa lang tayo, nag-aaral, ayan, hanggang sa makagraduate tayo ng college. So, ayan. At the age of 20, usually sa atin is, ako nag-graduate ako, 22 ako eh. So, 22. So, sabihin natin at the age of 22 to 40, ayan. So, assuming na nakagraduate na tayo at that age na yan, na nakapagtapos na tayo ng pag-aaral. So, at the age na yan, so, nagtatrabaho na tayo. So, ayan, nagtatrabaho na tayo. Shall we say na wala pa tayong family? Ayan, hindi pa tayo nagkapamilya. So, nag-work tayo sa ating, para sa ating sarili. So, tayo na yung bumubuhay sa ating sarili, no? Or shall we say, bumubuhay tayo sa, binubuhay natin yung ating sarili. Tayo na yung bumibili ng ating mga pangangailangan. At the same time, tumutulong na tayo sa ating mga kamag-anak, sa ating mga magulang. Ayan, at the age of that. So, sa mga edad na yan is, nagkakaroon na tayo dyan ng mga, parang papunta na tayo sa level na mag-stable na tayo to have a family. Sa age na yan, no? 22 to 40. Ayan. So, ako nag-settle kami ni Mr. 29 ako. So, ayan. Ayan. So, yan yung stage na nag-isip na tayo na magkapamilya. So, ayan. So, at the age of 40 to 60 naman ang ating pag-uusapan, no? So, ayan. At the age of 40 to 60, ayan, nagtatrabaho tayo. Ayan. Nagtatrabaho tayo. Shall we say, meron na tayong family. Ayan. So, nagtatrabaho tayo para sa ating pamilya. So, ayan. So, ang pinagtatrabaho na natin is para na sa ating pamilya. Para sa ikabubuhay ng ating pamilya. Shall we say, yung para sa tuition ng ating mga anak, mga luho natin, yung lagay ng mga sasakyan, so yan. So, nagpupundar tayo ng mga bahay, sasakyan, ayan. So, or yung iba naman is nag-moving up sila sa kanilang mga careers. I will say, yung iba nagbamasteral, nagdo-doctorate at that age. So, ayan. Yan yung age 40 to 60. Ayan. So, once na naging 60 na tayo, halimbawa, no, syempre, tumatanda na tayo. So, at the age of 60 to 80, no, so, yan yung stage na tayo ay nagre-retiro na. Ayan. Nagre-retire na tayo, yan, kasi hindi na natin kaya na magtrabaho pa. So, ayan. So, nasa pamilya na lang tayo. So, ayan, hindi na tayo nagtatrabaho. Pero, ang malaking tanong, at that age, no? At that age na retirement age na yung pinag-uusapan, mayroon ba kaya tayong saktong naipon para sa ating sarili? Yung naipon ba natin is sakto ba para sa ating pangangailangan? Kasi hindi na natin kaya magtrabaho eh. Yan. At that age. Parang siguro, at that age na yan is tayo ay uupo na lang kasi hindi na natin kaya na magtrabaho pa. So, ayan. So, ano nga ba yung mga posibilidad na mangyari sa atin kapag wala tayong sariling ipon, wala tayong sariling income at that age, no? So, syempre, ang mangyayari na lang dyan is, aasa na lang tayo sa ating mga kamag-anak, aasa sa ating mga anak, hindi ba? Pero, iba na rin talaga yung mayroon tayong sariling income or sariling
financial na naitabi para sa ating sarili. So, ayan. So, sinasabi ko ito no mga, sinasabi ko ito kasi sa DXN, no? Sa DXN, shall we say, nag-start ka. Nag-start ka doing DXN at the age of 20, no? At the age of 20, syempre. At the age of 20 na yan, syempre, marami ka nang na-recruit, no? So, habang tumatanda ka, parami ng parami yung network mo, parami ng parami yung member mo. So, ayan. So, may tendency na kapag naabot mo na yung edad na 60 to 80, kahit uupo ka na lang, no? Kahit uupo ka na lang, mayroon kang income every month. So, halimbawa, ikaw kapag dito sa DXN, pinursu mo, no, na magkaroon ng maraming downlines, magkaroon, mag-build ng network, no, sa DXN. Sa 20 pa lang, syempre, agresibo pa tayo at that age, no, 20 to 40. Sa 40 is, syempre, sa 40 na yan is sasabihin mo na life begins at 40, sabi nila. Pero at least sa 40 na yan, malakas pa tayo, no, mayroon pa tayong lakas para mag-build ng ating network. So, ayan. So, pagdating na tayo ay tumanda na, 60 to 80, hindi na natin kailangan pang magtrabaho, no? Kasi mayroon na tayong sariling income. Halimbawa, mayroon tayong pinapaabot, pinaparating dito sa ating DXN. Kung marami na tayong network, syempre every month, mayroon na tayong sasahuri, no? Enough para sa ating sarili. Enough para sa ating mga pangangailangan. Halimbawa, ikaw, hindi mo na kailangan magtrabaho, no? Hindi na natin, kasi nga, wala na tayong lakas. Or, hindi na natin kaya na magtrabaho. So, ang kaya na lang natin, no, halimbawa, mag-withdraw ka ng pera sa banko, o syempre, and then, bibili ka ng product ng DXN, pakapi-kapi ka na lang, sa bahay ka na lang, diba? So, habang nagkakapi ka, nagkukonsume ka ng DXN product sa bahay mo, rotation lang, no? Rotation lang, kasi yung network mo, palaki naman ng palaki, kasi nga, yung mga downlines mo, syempre, mag-re-recruit yan. Syempre, at the same time, ikaw, kahit nasa bahay ka na lang, kahit na pag-usapan mo na lang kahit sa mga kaibigan mo, no? So, i-share pa rin natin yung DXN. So, sasali din yan sila. So, ayan. So, lalaki din yung ating income kahit nasa bahay lang tayo, kahit na tayo ay matanda na. Hindi na natin puproblemahan yung ating financial kapag tayo ay tumanda na dito sa DXN once na tayo ay nagporsige. So, yan lamang po for today's video. Thank you so much, guys, for watching. See you again next time in my next vlog. Bye!